My dearest Chloe, now that you're 18, people will come into your life who will love you and care for you, and whom you will love and be grateful for and even trust. But I hope that you will always remember that there is a bond between mother and daughter that will always be there. At hinding-hindi ito mapuputol. At hinding-hindi ito mapapalitan ng kahit sino man. Chloe, anak, I hope you know that my love has never left you. Kahit sa mga oras na wala ako sa tabi mo. And my love will never leave you. Because I am your mother and you are my daughter. At mahal na mahal kita. Kayo ng mga kapatid mo. Happy birthday, anak. Jenna, ba't natin kailangan umalis? Hindi pa tapos yung debut, ah. Because we shouldn't be here in the first place. Bakit kailangan biglang magbago ng plano? Dahil gusto kong magkabati kami ni Chloe pagkatapos ng mga nasabi ko sa kanya. Okay, I understand. Pero Chris, did you really have to dance with her? Jenna naman, eh. Pwede ba tama na? Best friend ko si Chloe. At nandiyan na siya bago pa maging tayo, di ba? To formally usher in womanhood, let's hear it from the debutante herself, Miss Chloe Silverio Noble. First of all, I just want to thank everybody who has been a part of my journey. To my kitty, Lucas, Mama, thank you so much. But of course, I also want to take this opportunity to thank the only man in my life and the one who showed me the real meaning of love. That would be my Papa. Papa, nung bata ako, every time na nadadapa ako, you would always kiss my wounds better. And you would always tell me to go out and play again. And you would always make sure that you would always be behind me, making sure na nandun ka kung sakaling masaktan ako ulit. And that's how it's been all this time. You looking after me as I live my life. Papa, thank you for telling me that your love, no matter how painful or hard life is the only thing that is constant in my life. I love you, and I only wish you happiness and love. Always. Always.
also, I want to thank everybody who made it tonight. Thank you for making this night very, very memorable. I'll never forget it. And Miss Andrea? Thank you so much for being a true friend. Kasi mama, umalis na. Nagmamadali siya umalis after your speech. Yes. And I think na-hurt yun kasi di mo lang siya minention sa speech mo. No, because I said thank you to her. Well, not like Papa. Or even like Miss Andrea. I didn't mean it that way. Kasi ako sanay na... Where is she? Umabas na. Thank you. Thank you at nandito ka. Thank you para sa lahat ng ginawa mo sa Debu. So, ano, nag-enjoy ba mga kaibigan mo? Yes, they enjoyed. They enjoyed the food, the program. And you? Ako? Are you happy? Oo naman. I'm very happy. Sana nga yan talaga nakakamdaman mo. I am very happy, ba? And very thankful. Kahit na hindi natin may iwasan na may magbago, I'm growing up and you're growing old. And next thing we know, si Kitty na yung magde-debut.
But you know what I realized, ba? Na kaya kong harapin kahit anong changes. Because I know I always have you. I don't care if you're 18, you're 28, or 58. You'll always be my baby. I don't see what the big deal is. I mean, so what if Anton's seeing someone? The problem is that he is so careless about it. Hindi na niya inisip yung mga bata. What if Lucas was the one who saw them? Anong mafe-feel ng bata? Masasaktan siya. Well, that's Anton's affair. Let him deal with it. No, no, no. Doon mo ako hindi naiintindihan. It's not just his affair. I'm concerned about it because my kids are involved. Well, then, kasapin mo si Anton. I tried to do that, but he completely shut me out. Look, maybe this is the best time for you to both tell your kids that you're seeing other people now. And then, let's just see what happens. I told you, hindi pa handa ang mga bata. Look, Grace, you've been giving me this excuse for a long time now, and honestly, I'm really getting tired of it. Hi, Mr. Noble. Sorry, may tinapos lang ako sa taas, ha? It's okay. Senti much? Senti much? Yes, if that's what you call it. Naisip ko lang. May talaga na ako na 18 years old. Ano? Parang, saan napunta yung panahon? 18 years. 18 years na akong ama. 18 years ka ng mabuting ama. Dami nangyari sa 18 years na yun. Daming bad, pero siyempre, mas maraming good. Anyway, I'm just happy that you're here with me. Ako rin. Masayang-masaya akong kasama ka ngayon. Sarap naman nun. Basta, lagi lang ako nandito sa tabi mo. Okay? Pizza tayo pag mag-deliver, maiyak. Yeah. Upcoming natin events. Theme, in 2 weeks time, Mrs. Madrigal's birthday party. I'm so excited na. Diba, tapos next naman ang launch ng Flow Champ. Yeah. Ay, naku, isa pang bongga yan. Ito show, malapit na rin, 3 weeks na lang. Hey, does it mean that we are getting richer? Yeah! I like that. Money. Yes! Excuse me po. Andrea, may bisita po kayo. Sino daw? Thank you. Good morning, Miss Grace. Have a seat. Good morning, Andrea. Just call me Grace. And thank you. I'll stand. Grace. Anong kailangan mo? Oh, well first, I'd like to thank you for Chloe's debut. It was truly beautiful. Thank you. Wala na yun. Ang importante, naging maganda at masaya yung debut ni Chloe. Absolutely.
Well, I'm here because I want to ask you something. Ano yun? I'm sorry kung ikaw ang kakausapin ko about this. I tried to talk to Anton about it, but that didn't work out, so ikaw na lang ang tatanungin ko. And I hope that you can give me an honest answer. May relasyon ba kayo ni Anton? Please tell me the truth. Because I saw you and Anton, and you were... You were pretty intimate. Astrid, are you sure this is the restaurant? Yes, sir. Okay. Thank you. Pa? I'm done. Sit down. Akala ko pabalik na kayo ng Ilocos. Yeah, pabalik na ako. It's just that, I needed to have this serious talk with you. What's this about? It's about Grace. Intimate? Yes. During Chloe's debut. Sa room ng good events, I saw you guys and I know you know what I'm talking about. Okay, kung hindi siya relasyon, then what was it? Something casual, maybe a spontaneous thing? I'm sorry. Hindi ganun yun. Okay, then what was it? A fling? May relasyon kami ni Anton. Gano'n nakatagal? Almost a month. Medyo bago pa. This relationship or whatever it is you call it, seryoso ba siya? Grace, mahal ko si Anton. At alam ko mahal niya rin ako. Okay. So, wala pa kayong pinagsasabihan. Tinatago niyo pa to, di ba? Oo, dahil hinihintay lang namin malaman ni Lucas at ni Kitty. What? Wait, what about Chloe? Alam na niya. Alam ni Chloe? Hindi ba siya nagulat? Hindi ba siya nagalit? I mean, did she not feel betrayed? Magkaibigan kayo ah. Nagulat siya noong una pero tinanggap rin niya. Tinanggap niya? Nang ganun lang kadali? How? Dahil nakita niyang masaya ang papa niya. At alam niyang wala namang masama kung magmamahal ulit si Anton. What about Grace? Nakausap niyo ba siya? May sinabi ba siya sa inyo? Wala naman. It's just that it's obvious that your children want their mother back.
Pa, sino nagsabi sa inyo na? Wala, nakikita ko lang. I mean, lalo na nung debut ni Chloe. Chloe doesn't want her mom back. Lalo naman si Kitty. She hardly knows her. Paano si Lucas? He's been very vocal about missing his mama. Paalam naman natin na si Lucas ang pinaka-close sa kanya. Anyway, bakit natin pinag-uusapan to? What's your point? The point is, I believe you should get back with the mother of your children. Balikan mo si Grace dahil yun ang tamang gawin. Paano niyo sinabi kay Chloe? Kinausap niyo siya? Sabay niyo ba siyang hinarap? Hindi. Paano? Pinlano namin sabihin kay Chloe ng sabay, pero... Pero... Nahuli niya ba kayo? I mean... Like what happened to me, did she catch you guys kissing? Or maybe... Maybe doing something worse? Grace, decente naman kami ni Anton. I'm not saying that you're not, but come on. You were kissing during my daughter's debut. And kissing isn't exactly a bad thing para sa dalawang taong may relasyon na nagmamahalan. I agree. Pero para sa dalawang taong nagtatago, hindi kayo nag-iingat ni Anton. You know, Lucas could have seen you kung hindi ko napigilan yung bata. Nag-iingat kami, Grace. Lalong-lalo na sa mga bata. At hindi na rin papatagaling sekreto ito ni Anton. Sasabihin na niya kay Lucas. Wait a minute. Sasabihin niyo sa mga bata kahit alam niyong masasaktan sila? Tingin mo hindi namin iniisip yun, Grace? Yun ang huling gustong mangyari ni Anton na masakta ng mga bata. Are you trying to tell me something? Hinuhusgahan mo ba ang pagiging ina ko? Grace, hindi ako humuhusga dito. Ikaw. Ikaw ang nagpunta dito at hinuhusga ng pagkatao ko at ang relasyon ko kasama si Anton. Nagpunta ako dito para kausapin ka para maging klaro ang lahat dahil hindi ko makausap si Anton. Hindi ganun ang lumalabas, Grace. Well, I'm sorry kung hindi ganun ang lumalabas. I guess tapos na tayo dito. Oo. Tapos na tayo.